I-share ko lang po mga katropa sa video na to, isa po sa pinakamagandang gaming router para po sa ating mga customer. Proven na rin po ito sa ating customer, ito po yung ginagamit niya para sa kanyang mga gamers, separate po dito sa Wi-Fi 6 na mga katropa. At saka sa mga nagtatanong po, na natagalan po tayo sa pag-upload ng ating video dahil medyo marami-rami po kasi yung nag-order sa atin ng piso Wi-Fi window. Gamit po yung ating Microtik Wi-Fi 6 window type or piso Wi-Fi hotspot voucher. Medyo meron lang tayong kunting explanation dito sa pinakabago nating gaming router na dual band 2.4 GHz at 5 GHz na meron na rin pong Wi-Fi 6. At saka sa mayroon naman pong mga katanungan, pwede nyo po akong i-message direct po sa aking Facebook Wi-Fi broadcast satellite at ng para audio rin po doon lahat ng mga video reels po natin na mga customer na nag-avail po sa ating piso Wi-Fi 6 window. Okay, pero bago po ang lahat mga katropa, kung nandito po kayo sa YouTube, pwede nyo po itong click ang icon ng aking channel para madirect po tayo dito sa aking pinaka-platform. Kung nandito na po kayo sa pinaka-platform, please don't forget to hit subscribe and click the bell or pala updated po kayo sa mga gagawin pa natin mga tutorial. At saka kung sa mga gusto na po magkaroon ng idea tungkol po sa mga video natin, click nyo po itong video mga katropa. Ayan, lalabas na po lahat dito ang ating mga na-upload na mga tutorial kung gusto po natin magkaroon ng idea tungkol po sa piso Wi-Fi hotspot voucher, tungkol po sa piso Wi-Fi window setup gamit po ang Microtik base. At saka sa mga gusto po magkaroon ng idea paano po tayo mag-configure ng mga old router modem, gawing Wi-Fi extender, access point or kahit anong outdoor antenna para po sa ating mga piso Wi-Fi business. At saka sa mga gusto magkaroon ng P2P setup, andito rin po sa ating channel. Bago po tayo mag-proceed sa explanation natin mga katropa, ulitin ko lang po, ang ating piso Wi-Fi 6 window, pwede po natin gamitan ng Weblink kung anumang klaseng brand na antenna, depende po sa budget natin, kaya hindi po sinasabing TP-Link lang po ang pwede sa ating piso Wi-Fi window 6, kahit po anong setup ang gagawin natin mga katropa. Anyway, ayan, dito na po tayo. Ito na po yung topic natin. Ito po yung Wi-Fi 6 router na Archer EX23 mga katropa. Kung saan, nandito rin po sa pictures na Wi-Fi 6 na talaga siya. At saka, ayan, nakalagay din po nito, reduce po yung latency niya. Pagkakaiba po sa Wi-Fi 6, na-explain ko na rin po sa mga nauna nating video tungkol sa Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, or Wi-Fi 6. Kaya, mismo na po ang maker, mayroon po talaga silang explanation or mayroon po silang specification kung ano ang kagandahan ng naka Wi-Fi 6 na gaming router. Ayan mga katropa, mayroon na siyang upgraded na security at saka gigabit na rin po yung ports nito. At kung napanood nyo po yung mga previous video natin na ang gamit po nating piso Wi-Fi window, ito na po yung Wi-Fi 6 na Hub EX Lite. Ayan, dito na po tayo sa ating dual band na gaming router na naka Wi-Fi 6 na rin mga katropa. Andyan, mababasa din po natin mismo sa box yung mga features mga katropa. Pwede po natin ding i-research ito sa internet. Ayan, kung ano po talaga ang mayroon nitong tinatawag nating gaming router. Ayan po yung specification mga katropa. Mayroon po siyang 5 GHz at saka 2.4 GHz dual band po ito. Ayan, nakalagay po dito mga katropa. At saka yung internet po talaga nito, yung LAN port niya nakagigabit na rin mga katropa. At saka ayan nga po yung specification ng ating gaming router. Subok na rin po talaga ito sa ating mga customer na kung saan siniseparate po nila ang kanilang mga gamers.
At dito naman sa pictures mga katropa, sinasabi po dito na napakabilis po ang performance ng streaming at saka sa gaming, na mayroon pong lower latency at saka yung speed nito kaya pong magbato ng 1.8 Gbps, lalo na po sa mga bagong model na mga devices or yung mga bagong cellphone natin. Pero pwede din po mag-connect dito ang mga lumang cellphone mga katropa. At saka ayan po, smooth po yung streaming dahil po sa sinasabi na OFDME. Nabanggit na rin po natin to sa mga naon natin ting video tungkol naman sa OFDME. At saka ang isa pang features nito, yung WPA3 na po yung security or more secure na po yung password natin. At saka ayan po, dito po sa backward compatible na sinasabi natin, 802.11ebgnac mga katropa, yan po yung Wi-Fi 4 at saka yung EC, yan po yung Wi-Fi 5 na sinasabi natin na ang bago pong Wi-Fi 6 na tinatawag po nating EX, na banggit na po natin sa mga nauna nating video. At saka dito naman po sa explanation nila tungkol po sa mga antenna, ayan po yung performance ng antenna mga katropa na naka-beamforming. Or sa explanation po natin kung ano po yung beamforming, yun po yung parang laser na po ang direksyon ng ating Wi-Fi broadcast papunta po sa mga devices or mga mobile phone. Kaya mas mapabilis po siya kaysa ordinaryong mga router mga katropa na hindi pa naka-beamforming features. Ayan po yung 2.4 GHz at saka yung 5 GHz na Wi-Fi radio broadcast na sinasabi din natin na common nating naririnig na ito po yung dual band. At saka bukod po sa dual band, ayan mga katropa, automatic assign devices to the best available mga katropa na band para iwas po tayo sa interference or sa mga radio traffic sa ating area. Kaya dito din po mga katropa, nakalagay din po gigabit internet access ang lahat po ng LAN port. Ayan mga katropa, kaya napakaganda na po ang features po natin dito sa ating gaming router. At sigurado mga katropa, mayroon po talagang sisita po sa ating mga setup na mahina po yung ginagamit natin mga outdoor antenna access point or mga Wi-Fi extender. Kasi ito lang po yung available natin mga katropa, at yung nandoon naman din po sa nauna nating video, mayroon pong kapatid natin na nag-commence na napakahina po yung TP-Link na IEP-110. Normal po yun mga katropa, dahil TP-Link lang po ang available natin. Pero sinabi ko po sa video na depende po yan sa inyo kung mayroon po kayong budget. Kung bibili po kayo sa pangmalakasang antena, kung ano po yung gusto nyong access point, kasi kanya-kanya po tayong diskarte kung paano po tayo magkaroon ng mga customer. Ayan mga katropa, i-share ko lang po itong ating gaming router. Sa mga gusto lang pong magkaroon ng idea kung talagang maganda po ba itong magkaroon po tayo ng gaming router bukod po sa ating mga Wi-Fi outdoor antenna or mga access point na nasa labas or nilalagay po natin para pang malayo ang setup. Para po sa akin mga katropa, depende po kasi sa setup natin or paano po tayo didiskarte. Itong idea ko lang po mga katropa, mas advisable po talaga, lalo na kung sa area po natin marami po tayong gamers bukod po sa mga nagbabrowsing or nag-i-streaming. Dahil para po maiwasan po natin ang congestion or congested sa ating IP antenna or outdoor antenna, mas maigi na po talaga mga katropa kung mga gamers natin isi-separate po sila dito sa ating gaming router. Ibig sabihin, dito po sa gaming router natin or access point, ang lahat ng mga customer natin na mahilig po sa online games.
Ayan, para ang isa pong napakaganda nito dahil nasisiparate po sila or naiwasan po talaga yung pagiging lag or congested doon kung saan nakapokus ang lahat ng customer doon sa access point outdoor natin. Maiwasan po talaga ang pagkakaroon ng lag sa kanilang online games. Proven na rin po ito mga katropa sa ganitong setup na isisiparate yung mga gamers bukod doon sa mga nag-i-streaming o browsing sa ating mga outdoor access point. Ayan po mga katropa, ito po yung actual ng ating gaming router kung saan mayroon po siyang apat na LAN port. Ito naman yung reset button at saka yung wifi button. Mayroon po tayong LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 na gigabit na rin po at saka yung WAN or 1 at saka ito yung power button at saka ito yung direct current mga katropa. At titingnan naman natin dito sa likod ng ating router, dito po natin nakikita kung paano din natin to ma-access ang ating router kung magko-configure na po tayo. Para po sa mga baguhan, ito po yung default access ng ating router. http://tplinkwifi.net. Diyan po itatype natin sa browser. At pwede rin po natin itatype yung default IP na 192.168.0.254 para din po maka-access tayo sa ating router mga katropa. Para lang po sa mga baguhan, sa mga nagtatanong kung paano natin i-access para reconfigure po tayo sa ating gagawing access point or wifi extender para sa ating piso wifi setup. Sana nakatulong itong kunting idea mga katropa. Sa sunod nating video, papakita ko po mga katropa ang simpleng configuration po nito. Paano natin gawing Wi-Fi access point para sa ating piso Wi-Fi window setup or piso Wi-Fi hotspot business. Kaya maraming salamat sa panonood and see you guys on my next video and God bless.